We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA Regional TV Balitang Amianan. Masantos yung araw na imbagamalam kapuso. Narito na ang Balitang Amianan. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Live mula rito sa GMA Local Station, ako po si CJ Torida. Kami ang tropa ng katotohanan na maghahatid ng mga balitang walang kinikilingan at walang pinoprotektahan. Live mula rito sa GMA Complex sa Dagupan City, ako naman po si John Punsoy. Karumal-dumal po ang sinapit ng mag-iina sa San Quintin, Pangasinan matapos pagsasaksakin ng kanilang kaanak na hindi raw nila pinautang. Patay ang mga biktima. Nakatutok, Russell Simorio. Brutal ang naging kamatay ng mag-iina sa loob mismo ng kanilang tahanan sa Barangay Lagasit, San Quintin, Pangasinan. Mahigit 20 saksak o mano ang tumapos sa buhay ng inang si Crystaline Lechauco Ogaco, 36 anyos. Patay rin ang dalawa niyang anak na edad 10 at 6 na nagtamo rin ng mga saksak sa katawan. Nung lumabas si suspect, ito namang victim, may lakas pa siya na natira. Tapos dumungaw siya sa may bintana, nagsisigaw ng taklolo. Hindi pa nakakalabas ng premises itong si suspect. Napansin niya, nagganan ang ginagawa ng victim. Binalikan niya at pinagsasaksak na siya ng ilang beses hanggang sa mamatay siya. Sa follow-up operation ng pulisya, naaresto ng suspect sa krimen na kinilalang si Dexter Lechauco, mismong pinsan ni Crystaline. Lumalabas sa investigasyon na may dati ng alita ng biktima at suspect matapos manong hindi ito pautangin ng pera. Ayon sa investigasyon ng pulisya, binato umano ng suspect ang bahay ng mga biktima pero napagtanto niya na may nakakabit doon na CCTV camera. Pinasok ngayon ng suspect ang bahay ng mga biktima para i-delete sana ang CCTV footage pero nadatnan niya sa loob ng bahay ang mag-iina kaya nangyari ang krimen. Nagkaroon na sila doon ng commotions and struggle na doon sa loob ng bahay at doon na po naganap yung patayan. Na-invite namin hanggang sa for further questioning hanggang sa umamin na rin po siya. Labis ang pagdadalamhati ng mga kaanak ng biktima na nasa Amerika. Sa ipinadalang mensahe ng kapatid at biktima, hindi raw sila mananahimik at ipaglalaban nilang hustisya sa kapatid at dalawang pamangkin na walang awa umanong pinatay. Samantala, inihahanda na ang kasong kakaharapin ni Lechauco. Sinusubukan pa ng GMA Regional TV na kuhanan ng pahayag ang suspect. Kasama si Jing Dacanay, Russell Simorio, Balitang Amianan. Si 60 anyos na lolo sa Santo Domingo, Ilocos Sur, sugatan matapos barilin sa maselang bahagi ng kanyang katawan. Balitang tinutukan ni Teres Undayon. Sa isang pagtitipon sa Barangay Lauingen, Santo Domingo, Ilocos Sur, nagkainuman ang dalawang magsasaka na si Salvador Tibok, edad 55, at si Ariston Molina, 60 anyos. Nang pauwi na ang dalawa, nagkaroon sila ng away. Away na nauwi sa pamamaril gamit ang caliber 45 homemade handgun.
tinamaan sa maselang bahagi ng katawan si Molina. Hindi ko marinak nga sa niyo ito. So, tinampat ko ito na. Ayon sa pulisya, dati nang may iringan ang dalawa. Yung victim ng pamamaril, dati daw, lagi daw niyang inaamok yung suspect. Gumanti rin ng taga si Molina kay Tibok. Sugatan ang kaliwang bahagi ng mukha nito. Dinala ang dalawa sa pagamutan pero nakalabas na si Molina. Nananatili sa ospital si Tibok dahil maaari umanong maapektuhan ang kanyang mata dahil sa pananaga. Kasama si Norman Raka. Teres Sundayon, Balitang Amianan. Mga guro na magsisilbing technical staff at electoral board, sumailalim sa final briefing. May ulat si Russell Simorio. Abala na ang COMELEC sa pagsasailalim sa final briefing sa mahigit 1,000 guro na magsisilbing electoral board at technical staff sa May 9 national and local elections. Mahalaga umano ang gagampanang tungkulin ng mga guro sa mismong araw ng eleksyon para matiyak na maayos na makakaboto ang publiko. Unang beses na sasabak bilang electoral board ang gurong si Alfred sa Dagupan City. Aminadong kabado pero handa siyang matuto sa paggamit ng vote counting machine. Feeling ko yung responsibility ko na rin as a teacher na tumulong during elections and to assist din po ang ating mga community members sa kanilang sa proseso ng pagboto po nila. Ayon sa COMELEC, bibigyan ng oras sa mga gurong magsisilbi sa eleksyon na bumoto bago sila i-deploy sa kanilang mga voting center. We need to conduct this final briefing para po ma-inform din sila tungkol doon sa mga slight changes na inilabas ng COMELEC simula nung nagkaroon sila ng formal training. Like yung rules natin sa isolation polling place. Activated na rin ang voter precinct finder. Magtungo lamang sa website na voterverifier.comelec.gov.ph. Ilalagay lamang ang ilang personal na impormasyon at lalabas na ang voting precinct sa eleksyon. Malalaman din dito ang status ng botante. Malaking itulong po ito para sa mga botante natin para malaman kung anong status ng kanilang registration record. So, maliban po sa precinct finder sa COMELEC Dagupan, maaari din po nilang malaman yung kanilang registration status sa pamamagitan po ng COMELEC Facebook page. Kasama si Jing Dakanay, Russell Simorio, Balitang Amianan. Mahigit 1,000 estudyante ng Mangaldan National High School balik eskwela na ngayong araw. Yan ang tinutukan live ni Jasmine Gabriel Galban. Jasmine. Joanne, matapos ang halos 2 taon, balik eskwela na ang ilang estudyante sa Mangaldan National High School na isa sa pinakamalaking paaralan sa Region 1. Sa unang araw ng face-to-face classes, 100% complete attendance na ang mga estudyante nagbalik eskwela ngayong araw sa Mangaldan National High School. Mula sa dating 40 estudyante sa kada classroom, ngayon 15 hanggang 16 na estudyante na lang. Yung minimum health protocols natin ay dapat nating i-observe katulad ng pagsusuot ng mask, frequent hand washing, saka social distancing. Tapos ini-encourage namin din sila na magpabakuna yung mga estudyante. Imbes na mga estudyante ang lilipat ng classroom para sa kanilang susunod na subject, hihintayin na lang nila ang kanilang guro sa silid-aralan. Finally, we meet our students and I'm very happy and excited to see their faces. And I know they're also excited to see their teachers. Excited ang mga estudyante sa kanilang pagbabalik eskwela. Kumpara kasi sa modules, mas naunawaan daw nila ang kanilang aralin sa paaralan. Masaya po kasi po nakikita ko na po yung mga classmates ko at nakakapag-aral na din po ako ng physically po. Sa kabuuan, aabot na sa halos kalahating milyong estudyante ang sumasailalim sa face-to-face classes sa Region 1. Inaasahang tataas pa ang bilang hanggang sa mga susunod na araw, lalo pat mas marami ng paaralan ang nagpapahiwatig ng kagustuhan na magpatupad ng face-to-face classes. Pero paglilino ng DepEd na nakadepende pa rin sa mga magulang kung papayagan nilang sumailalim sa face-to-face classes ang kanilang mga anak. Ang minimum requirement po ma'am para makadalo po yung learner po natin sa progressive expansion ng limited face-to-face classes ay dapat po may concurrence talaga ma'am ang parents
Then, kasali na rin po kasi rito, ma'am, yung concurrence ng local government units. Joan, nasa mahigit 7,000 ang bilang ng mga estudyante na naka-enroll sa Mangalda National High School, pero 30% lamang yung pinayagan ng kani-kanilang mga magulang na estudyante na sasailalim nga sa face-to-face classes. So nasa 2,000 plus lamang yung bilang ng mga estudyante at yan ay nahati nga sa dalawang set. So 1,000 plus yung set A at 1,000 plus din yung set B. Pero umaasa ang pamunuan ng Mangalda National High School na sa mga susunod na linggo ay patuloy pa na madaragdagan yung bilang ng mga estudyanteng sasailalim sa limited face-to-face classes. Pagdating naman sa mga guro ay 100% na yung bakunado o yung mga fully vaccinated teachers sa Mangalda National High School. Joanne? Jasmine, sa monitoring ba ng DepEd Region 1, marami pang mga paaralan bang hindi nagpapatupad ng face-to-face classes? Joan, ayon sa DepEd Region 1, sa ngayon nasa 60-70% na yung mga bilang ng mga paaralan na nag-i-implement nga ng limited face-to-face classes. So nasa 30% na lamang yung bilang ng mga paaralan na so far hindi pa nag-i-implement ng face-to-face classes. Pero ayon nga sa DepEd, may mga reasons kasi ang ilang mga paaralan na ito na kaya't hindi sila nagpapatupad ng limited face-to-face classes. Pinaka-importante dyan, Joan, na kinakailangan na merong approval ng mga local government units na yung mga paaralan na yun ay sumailalim na nga sa face-to-face classes. Para na rin sa kaalaman ng publiko, Jasmine, no, ano yung policy o stand nga ng DepEd sakali nga na may mga barangay na nakitaan ang pagtaas ng kaso ng COVID-19? Paano yung mga learner? Papayagan pa rin ba silang pumasok ng face-to-face? Pagdating sa bagay na yan, Joan, nakadepende na yan sa local government unit. May mga bayan, Joan, na kapag ka merong mga positive cases doon sa iba't ibang mga barangay, automatic na yung mga estudyante sa particular na mga barangay na yun ay hindi na pinapayagan muna na sumailalim sa face-to-face classes. Meaning, sila ay balik module na lamang. May mga bayan naman na kung hindi kabilang doon sa clustering ng particular na barangay na yun, yung mga estudyante ay pinapayagan naman sila na sumailalim doon nga sa limited face-to-face classes o sila ay makapasok doon sa school. Pero ang kagandahan kasi, Joanne, sa buong Region 1, 45 lamang yung active cases ng COVID. Meaning, nasa 99% ng mga barangay sa buong Region 1 ay considered na COVID-19 free. Kaya naman, well, napakalaking porsyento na ng mga barangay ang wala ng kaso ng COVID, Joanne. Doon sa halos kalahating milyong estudyante, Jasmine, na binanggit mo nga, na sumailalim sa face-to-face classes, gaano na karami dito ang bakunado? Medyo konti pa lang, Joanna, sa 30-40% pa lang yung mga bakunado dahil nga, di ba, hindi naman kasi mandatory na vaccinated yung estudyante once na sumailalim sa face-to-face classes. Kaya naman, sa ngayon, Joanne, ini-encourage ng Department of Education ang mga magulang na pahintulutan yung kani-kanilang mga anak na magpabakuna para, well, syempre, ito ay parang protection na rin nila sa banta pa rin ng COVID-19. Joanna? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban. LPA na mataan sa labas ng PAR ayon sa PAGASA. Sundan sa report ni Claire Lacanilaw. Isang low-pressure area ang binabantayan ng PAGASA sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Pero hindi raw ito makakaapekto sa bansa dahil sa umiiral na easterlies. Makakaranas din umano ng kalat-kalat na pag-ulan at pagkidlat sa ilang bahagi ng bansa na dulot pa rin ng easterlies o mainit na panahon galing sa Pacific Ocean. Outside, napakalayo pa po na may masali doon sa nakikita natin na low pressure sa southeast of Mindanao. So, asahan pa natin sa susunod na araw kung sakali maglapit, dyan na natin makikita kung papasok ko ba o hindi papasok sa Philippine Area of Responsibility natin. Samantala, nakuha na ng amateur video ang pamumuo ng ipo-ipo sa Barangay Malanay, Santa Barbara, Pangasinan. Napakaalinsangan umano ng panahon nang mapansin ang pamumuo ng hangin. Laking gulat naman ng residenteng si Francis Dudang na isang ipo-ipo na pala ang namuo sa kanilang lugar. Akala ko kung ano na, yung hangin na yun. Tapos nung tumatagal, lalong namumuo yung laki. Kaya bigla na lang kami nagulat. Kasama ko nung time na yung mga kamgalak.
Ayon naman sa PAGASA, karaniwang namumuo ang ipo-ipo sa mga kapatagan mula sa nabuong mamatus clouds. Ang napansin niyo po yun, doon sa dasadong sa kalangitan, at medyo nagkakaroon tayo ng sudden change of temperature, magkaroon tayo ng hangin, malamig na hangin. Yun po yung isang sinyalis para makabuo ito ng tornado. Kasama si Ron Alistair Taniedo, Claire Lacanilaw, Balitang Amianan. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Amianan. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Amianan. Pag-araro ng SUV sa mga nakaparadang sasakyan sa Santo Domingo, Ilocosur na hulikam. Naka-alerto, Tereson Dayon. Inararo ng SUV ang apat na sasakyan na nakaparada sa gilid ng National Highway sa Barangay San Pablo, Santo Domingo, Ilocosur. Sa CCTV footage, makikitang bumaba ang isang lalaki mula sa SUV. Naiwan ang driver sa loob ng sasakyan na napag-alamang isang babae. Isang sandali pa, umabante ang SUV ng ilang metro at inararo ang mga sasakyang nakaparada roon. Sa kadalahilan ng yung sasakyan niya automatic, nakadrive daw. Tapos naiangat niya yung preno kaya marurot yung sasakyan niya. Tatlong katao ang sugatan sa insidente. Ayon sa pulisya, handa naman na magbayad ang driver ng SUV sa gastusin sa ospital ng mga nasugatan. Inaalam pa ang kabuuang halaga ng danyos ng mga sasakyan na sangkot sa aksidente. Patuloy na nakikipag-ugnayan ang GMA Regional TV Balitang Amianan sa driver ng SUV para sa kanyang pahayag. Kasama si Norman Raka. Tereson Dayon, Balitang Amianan. Anyos na magsasaka patay matapos matrap sa nasusunog niyang bahay sa Villasis, Pangasinan. Tutukan sa report. Sa video na ito, makikitang mabilis na tinupok ng apoy ang isang bahay sa Zone 1 Aman Perez, Villasis, Pangasinan. Tulong-tulong ang ilang residente sa pag-apula ng apoy. Habang nasusunog ang bahay, natrap sa loob ang 59 anyos na magsasakang si Esperidion Paharido Jr. Hindi na siya nagawang mailigtas ng mga residente dahil napalibutan na ng apoy ang loob ng bahay. Natrap po yung hindi niya naramdaman din yung victim. Malaki na pala yung sunog. Gamit ang timba, kanya-kanyang buhos ng tubig ang ilang residente hanggang sa dumating ang Bureau of Fire Protection at ilang sandali lang. Tuluyang napulang sunog. Ayon sa otoridad, galing sa inuman ng biktima. Pag-uwi sa bahay, nagsindi siya ng kandila dahil nagkataong walang kuryente. Bandang alas 11 ng gabi nang sumiklab ang sunog. Nagkaroon ng power interruption, so posibleng gumamit ito ng kandila. Although hindi pa rin natin isinasantabi yung other reason such as yung electrical process natin, kaya nagpadala rin po kami ng mga samples po natin sa ating forensic laboratory. Mag-isang nakatira sa bahay ang biktima. Patuloy pa rin ang imbestigasyon ng otoridad sa insidente. Patuloy na nakikipag-ugnayan ang GMA Regional TV Balitang Amianan sa naiwang kaanak ng biktima. Kasama si Wilson C. Jasmine Gabriel Galban, Balitang Amianan. Daycare center sa ilang lugar sa Region 1 bubuksan para may mapag-iwanan ang mga magulang sa kanilang anak sa araw ng eleksyon. Narito ang report ni Ivy Hernando. Sa ilalim ng Resolution No. 10780, inutos ng Commission on Elections sa lahat ng lokal na pamahalaan sa mga lalawigan at maging independent cities na buksan ang mga daycare centers na ngayon tinatawag ng Child Development Centers sa araw ng eleksyon. Dito raw maaaring iwan pansamantala ng mga magulang ang kanilang anak upang magkaroon ng pagkakataong makaboto. Sa lagay na ito, mas magiging panatag din o kampante ang mga magulang. Nakahanda naman na raw dito ang mga daycare workers sa bayan ng Calasiao. Mainam din daw ito lalo na sa mga single mom. Para pag yung mga single mom, iiwan muna dito yung mga anak para makapagboto. Maging ang mga botante sa Ilocosur sang-ayon dito. Pabor naman ako kasi pag hawak-hawak mo kasi itong bata na magboboto ka, hindi ka makakapagboto kasi naagaw niya yung ballpen. Batay sa COMELEC resolution, magiging bukas ang Child Development Center sa eleksyon mula alas 6 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi.
Pagdating sa kapasidad, nakadepende raw ito sa ipinatutupad na alert level sa lugar. Mahigpit ding susundin ang minimum public health standard para sa kaligtasan ng mga bata. Kailangan well-ventilated at uugaliin pa rin magsuot ng face mask. Functional naman kasi nagpaan yung mga pan-natistro module. So, nagsitation din siya. Nakakaroon din kami ng disinfection at saka regular din yung monitoring namin sa mga daycare centers kasi meron kaming binibigay ng mga modules din sa mga parents. Meron kaming nilalagay ng mga sanitizing kit doon sa entrance ng center. Sa ngayon, wala pa umanong natatanggap o ibinababang direktiba ang COMELEC sa mga ahensya ng DSWD. Ivy Hernando, Balitang Amianan. Vaccination team sinusuyod ang mga establishmento sa mga aldan Pangasinan para magbakuna. Ang detalye sa report ni Claire Lacanilaw. Upang mas maging epektibo pa ang pamamahagi ng booster dose, sinusuyod ng ilang kawani ng Mangaldan Rural Health Unit ang ilang establishmento upang bakunahan ang mga empleyado sa Mangaldan Pangasinan. Karamihan umano sa mga wala pang booster shot, mga empleyado na bigong makapunta sa mga vaccination site. Sa tala ng MHO, aabot na sa 10,000 individual ang kanilang naturukan ng booster dose. Iba, ang nagiging reason po nila kung bakit hindi sila nagpapabakuna ay dahil sa trabaho, ganyan po, walang oras, walang panahon para magpunta sa mga vaccination sites. But with this kind of strategy po, ang nangyayari po is nawawala na po sila ng excuse for them to get vaccinated po. Maganda po siya para po yung mga malalayong barangay hindi na po pumunta ng bayan. Tapos para hindi na pumamasahe. Maliban sa pag-iikot sa mga establishmento, tuloy-tuloy rin ang vaccination rollout sa mga barangay. After po ng barangay, nag-additional efforts po kami sa pamamagitan po ng pagpunta sa iba't iba pong establishments noong nakaraang araw, yung mga employees po doon. Kasama si Jing Dacanay, Claire Lacanilaw, Balitang Amianan. University of Perpetual Health System Dalta nanalo laban sa Lyceum of the Philippines University sa score na 72-69. Narito ang report. Sa pagpapatuloy ng bakbakan sa National Collegiate Athletic Association o NCAA, panalo ang University of Perpetual Health System Dalta laban sa Lyceum of the Philippines University sa score na 72-69 nitong linggo. 22 points, 5 rebounds at isang assist ang naihatid ni Kim Orin. Nagpapasalamat si Orin sa teammates na sina Jello Razon at Joey Barcuma sa kanilang suporta upang makamit ang inaasam na panalo. Ayon kay Dalta Head Coach Mike Sagigit, malaking tulong ang ambag ng kanilang senior players na nagdala sa kanilang pagkapanalo. Samantala, panalo sa score na 70-55 ang Arellano University Chiefs laban sa EAC Generals kahapon. Sa team standing, nananatili ang 4-way tie sa 4 na kupunan. 3 wins at 5 losses ang Arellano University, San Sebastian College Recoletos, Perpetual Health System Dalta at Emilio Aguinaldo College Generals. Namayagpag sa laro si Justin Arana sa 21 points, 18 rebounds at 3 blocks. Nagpapasalamat naman sa Arellano Head Coach Cholo Martin sa buong team, lalo na sa 3 players na anya'y nag-step up sa kanilang do-or-die game sa Paki Tournament. Kinabibilangan ito ni Arana, Jello Sablan at Jordan Santa Maria. Ang mga teams na nasa 3rd rank hanggang 6th places pagkatapos ng elimination round ay lalahok sa play-in games para makakuha ng slot sa Final 4. Ang kabuang aksyon sa NCAA Season 97 mapapanood sa GTV, Stronger Together, Buo ang Puso. Joan Punsoy, Balitang Amianan. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Amianan. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Amianan. Natagpuan ng bangkay ng 12 anyos na si Rian Faith Cantano matapos malunod sa Abra River sa bahagi nga ng San Quintin, Abra. Muntikan na rin malunod ang 3 pang minor de edad na agad na rescue at dinala sa paggamutan. Nasa stable condition na umano ang nasagip na 3 minor de edad.
Ayon sa investigasyon ng pulisya, nagtungo sa ilog ang mga biktima kasama ang mga kaanak upang magpiknik. Lumangoy sila sa ilog at kalaunay nalunod ang isa at muntik pang malunod ang tatlong iba pa. Paalala ng otoridad na bantayang mabuti ang mga anak, lalo na ang mga minor de edad, kapag nagpunta sa ilog upang maiwasan ang insidente ng pagkalunod. Imahen ng Senyor Divino Tesoro inilipat sa Calasiao Public Plaza para sa 9-day novena. May live report si Claire Lacanilao. Joan, pansamantalang inilipat sa mas malaking lugar ang imahe ng Senyor Divino Tesoro para sa siyam na araw na novena sa bayan ng Calasiao, Pangasinan. Maraming deboto ang dumadayo sa bayan ng Calasiao, Pangasinan para masilayan ng imahe ng Senyor Divino Tesoro. Panalangin para sa mapayapang eleksyon ang ipinagdasal ng debotong si Manuel Manawis. Magkaroon tayo ng tahimik na eleksyon. Saka makapili sana tayo ng tunay na leader. Pero ang pandemic, saka makaroon tayo ng magandang kalusugan, kabuhayan. Maging ang debotong si Rogelio Capua, pasasalamat sa magandang kalusugan ang kanya namang ipinagdasal. Ahingi ako ng lakas ng katawan. Yan, paggabi na, matulog na ako. Pabayan na, malapkas na naman ako sa bukas, magising sabi ko. Pansamantalang inilipat sa Calasiao Public Plaza ang imahe ng Senyor Divino Tesoro para sa siyam na araw ng novena na bahagi ng kanyang kapistahan. Sinimulang ilipat ang imahe kahapon kung saan isang misa ang isinagawa. Ayon naman sa pamunuan ng Senyor Divino Tesoro, inilipat muna nila sa mas malaking lugar ang imahe upang bigyang daan ang mga deboto na ito'y masilayan. Inaasahan na rin umano ang mas maraming bilang ng mga deboto sa mga susunod na araw. Joan, ngayong alas 5 ng hapon gaganapin sa Calasiao Public Plaza ang ikalawang araw ng novena na bahagi ng kapistahan ng Senyor Divino Tesoro sa bayan ng Calasiao, Pangasinan. Joan. Claire, alam natin na marami ang dadagsa dyan sa Calasiao Plaza nga para masilayan ang senyor, ang imahe ng senyor. Pero para na rin sa kaalaman ng publiko at sa mga deboto, kailan ito ibabalik sa kanyang original na shrine? Joan, magkakaroon muna ng prosesyon bago ibalik ang sa Senyor Divino Tesoro Shrine ang imahen sa May 3. Paalala naman ng otoridad na sumunod pa rin sa health and safety protocols. Joan. Maraming salamat, Claire Lacanilao. Dahil sa dami ng supply, bumagsak ang presyo ng bangus sa Magsaysay Fish Market sa Dagupan City. Narito ang report. Mula sa dating 5,000 kilo ng bangus na naibebenta kada araw ni Amy sa Magsaysay Fish Market sa Dagupan City, nakakabenta na siya ngayon ng hanggang 10,000 kilo ng bangus kada araw. Dagsa mga mamimili na mula pa sa ibang probinsya dahil sa pagbaba ng presyo ng bangus, bunsod na rin ng dami ng supply. Mahigit 20 pesos per kilo ang ibinaba ng wholesale price ng bangus sa pamilihan. Dati nung January, February, ang benta namin 150, nag-abot pa ng 160. Ngayon, 130, 125 na lang ang benta ng dalawahan, ang wholesale price. Nasa 135 pesos naman ang retail price ng per kilo ng bangus. Balik na sa presyo. Mamahal na araw talaga ang kuwan, mahal din. Kahit maraming nag-harvest, talagang mahal, siyempre mahal na araw. Pero ngayon, bumalik na yung presyo, sir. 5 kilo ng bangus ang binili ni Johnny na dadalhin niya sa Maynila. Di hamak daw kasing mas murang presyo ng bangus sa Dagupan City kumpara sa ibang bayan. Mas mura dito kasi, nag-ikot-ikot ako, mas mahal doon, 180, 170. Hindi pa maganda, dito maganda pa. Tariwa. Samantala, bumaba rin ang presyo ng tilapia at galunggong. Samantala, bukas muli namang ipatutupad ang taas presyo sa produktong petrolyo. Mahigit 4 na piso ang taas presyo sa kada litro ng langis. Kasama si Jing Dakanay, Russell Simorio. Balitang Amianan.
Naging kaabang-abang ang pagsisimula ngayong araw, April 25, ng pinakabagong drama series tuwing hapon sa Kapuso Network na Raising Mamay. Natatangi ang pagganap dito bilang Mamay Letty ni Miss Ay de las Alas, isang ina na nakaranas ng traumatic brain injury at may kapasidad na lamang gaya ng isang 7 taong gulang na bata. Gagampanan naman ni Starstruck Season 7, Ultimate Female Survivor and Afternoon Prime Drama Princess, Shayna Saba ang karakter ni Abigail, ang mapag-arugang anak ni Mamay Letty. Iikot sa kwento ng pagmamahal ng isang anak sa kanyang inang may kapansanan, ang Raising Mamay na mapapanood tuwing Lunes hanggang Biyernes sa GMA Afternoon Prime pagkatapos ng Prima Donas. Ito ang GMA Regional TV Balitang Amianan. Ito ang GMA Regional TV Balitang Amianan. Gunrunner, nasa kote sa Cagayan, iba't ibang uri ng armas na kumpiska. Naka-alerto Ivy Hernando. Huli ang 64 anyos na si Roberto Ventura matapos nitong mabentahan ang isang intelligence unit ng baril sa isinagawang Baybas operation sa Enrile, Cagayan. Nakuha sa sospek ang isang M16 rifle na may 29 na bala at Baybas money na 20,000 pesos. Nakumpiska rin ang iba pang shotgun na pawang walang lisensya. Bali, ginagamit na po ito. Sa hunting, at matagal na po itong binibigay ng mga kaibigan niya. So, pinakatago-tago daw kung manon, hindi o kanon itong taong ito, yung mga baril na hawak-hawak po na. Nakatakdang sampahan ang kasong paglabag sa R-18591 at paglabag sa Comelec Ganba ng suspect. Wala pa siyang pahayag. Sa drainage canal na dumiretso ang trailer truck na ito sa National Highway ng San Esteban, Ilocos Sur matapos iwasan ng mga sasakyan sa kanyang unahan. Sa investigasyon, nagtangkaro magpreno ang truck driver dahil sa mga nakahintong sasakyan dulot ng ginagawang construction sa widening. Ngunit hindi nito kinaya dahilan para kabigin na lamang ang minamanehong sasakyan. Hindi, nagpreno naman ma'am, pero yun, mababa kasi itong area ma'am, curb portion dito. Kaya kahit malakas yung preno, kumama pa rin dito sa may kanal ma'am. Iniwasan niya kasi yung mga naka-stop na sasakyan dito sa unahan niya ma'am. Sugatan ng mga sakay, ngunit nasa ligtas na raw na kalagayan. Kasama si Norman Raka, Ivy Hernando, Balitang Amianan. Isang patay habang 3 ang sugatan matapos mahulog sa bangin ang sinasakyang truck sa Dinalopihan, Bataan. Ayon sa isang saksi, mabilis ang pagdausdos ng truck pababa sa pakurbadang bahagi ng kalsada malapit sa boundary ng Bataan at Olongapo City. Dead on the spot ang driver ng truck na kinilalang si Eric Nabariz. Kwento ng otoridad, tumalon ang 2 sakay ng truck kaya sila nakaligtas mula sa aksidente. Patuloy ang investigasyon sa insidente. Ang 2 pong crew niya ay nakatalon. Talaga pong ang ating hospitality kasi doon yung, yung driver. Upon assessment ng ating mga medics, nung na-clear na po kasi may kuryente ng una, hindi mahawakan yung sasakyan eh dahil may high tension nga po involved. Hinintay pa namin magbigay ng go signal yung power company ng Dinalupihan ng Bataan. Sinabi ng okay na po at clear na yung wala ng kuryente na talagang siya po ay no signs of life na po. Bayan ng Mangaldan, Pangasinan, 2 linggo nang walang naitatalang bagong kaso ng COVID-19. Naritong report. 2 linggo nang walang naitatalang kaso ng COVID-19 sa bayan ng Mangaldan, Pangasinan. Wala na rin nakikitaan ng anumang sintomas, maging sa naka-duty na medical frontliner sa lugar. Malaking bagay ito sa lokal na pamahalaan, pero kasabay nito, mas pinaiigting ng bayan ang pagbabakuna ng booster dose. Sa ngayon kasi, mababa pa rin ang porsyento ng mga nais magpabakuna ng booster dose. Actually, available naman yung mga iba't-ibang brands ng bakuna for the booster shot. Bali talagang hindi lang po natin as yung mga magpapabakuna po. Sa kabila ng sunod-sunod na mass gathering sa Region 1, wala namang naitatalang surge ng COVID-19 ayon sa Center for Health Development Ilocos. Sa katunayan, patuloy pa umano ang pagbaba ng COVID-19 cases. Sa ngayon, 5 na lang ang daily average case sa rehiyon. So hindi po tayo masyadong nagpapakampante kahit na hindi po tumataas yung mga kaso during the latest monitoring kasi meron pa nga pong posibilidad no hanggang 2 weeks na magkaroon po ng epekto itong mga gathering sites.
patuloy ang panawagan ng health authority na sundin ang minimum health standard. Mahalaga rin ang pagpapabakuna ng booster dose. Kasama si Wilson C. Jasmine Gabriel Galban, Balitang Amianan. Taran at dayuhin ang Mount Ulap Eco Trail sa Itogon, Benguet. Tunghayan sa report. Puso ang hiking o pag-akyat sa mga bundok ngayong tag-init. Isa ang Mount Ulap Eco Trail sa mga paboritong puntahan ng mga hiker at iba pang turista. Meron itong tatlong peak, ang Ampanaw Paway, Gunggal at ang summit nito na may taas na 1,846 meters above sea level. May kahirapan sa pag-akyat, maraming ahon at sabayan pa ng nakakalulang pagbaba. Tagaktakman sa pawis at nakahihingal na lakad ay sulit naman sa ganda ng kalikasan na iyong madadaanan na sinasabayan pa ng malamig na simoy ng hangin. Mabibighani rin sa ganda ng kalangitan na parabang abot mo na ang mga ulap. Kilala ang Mount Ulap sa pamosong Gunggal Rock na naging paborito ng mga turista na photo spot. Wisbuhay ang bawat eksena pero tiyak na Instagramable ang iyong larawan. Lakas ng pangangatawan at loob ang dapat baunin sa pag-akyat sa Mount Ulap. Stress na tayo sa trabaho. Tapos meron mga nagre-request na mga friends, barkada na tara, labas naman tayo kahit naman na ngayon na pwede pang lumabas. Tapos ganito, we're having hiking. Lalo itata, tapos makamit-tay pa iti sabsabali nga friends. For mental health, this is actually really good too. Because just looking at the view, it really refreshes everything. It's like it gives peace and you just have to be at the moment, be at the present. And it would really, really help you mentally. Like get rid of all anything that you're thinking and just be at the moment here. And be at present, just appreciate the view and the company that you have. Malaking tulong po sa amin ito. At masaya din po kami na marami na din pong pumupunta dito sa Mount Ulap Eco Trail po. At dito namin may nakakakuha po kami ng mga pang-araw-araw namin. Maraming magagandang tanawin sa bansa at ito ang may pagmamalaki ng ating turismo kaya dapat na alagaan ito at panatilihin ang kagandahan ng kalikasan upang masisilayan pa ng susunod na henerasyon. Joan Punsoy, Balitang Amianan. Samantala, mapapanood niyo pong episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa mga pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At iyan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin, pati ng mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako si Joan Punsoy. Ako naman po si CJ Torida. Kami ang GMA Regional TV, Balitang Amianan. Maninilbihan ng buong puso para sa Pilipino.